Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C. T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ang teenage pregnancy o maagang pagbubuntis ay isa sa mga seryosong isyong kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Taon-taon nga, dumarami ang mga kabataang babae, edad 10 hanggang 19, na maagang nagiging ina. Ang kalagayang ito ay may malalim na implikasyon sa totoo lang sa kanilang personal na buhay, pati na rin sa kalagayan ng bansa sa kabuuan. Nakakaalarma, kapanalig, ang dami ng mga kabataang nabubuntis ngayon sa ating bansa. Tumaas nga ng 35%. Opo, 35% ang dami ng mga teenagers may edad 15 pababa ang nabuntis mula 2021 hanggang 2022. Ito ba'y konektado sa COVID? Anong sa inyo? Kapanalig, ang kalagayan ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya. Napakahalaga ng tamang gabay mula sa pamilya. Kaya lamang dahil sa maraming salik, tulad ng kawalan ng oras at kahirapan, may mga kabataang hindi nakakatanggap ng sapat na malasakit o atensyon sa kanilang mga magulang. Walang quality time ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya dahil po dito, may mga kabataan na mas madaling mahulog sa mga relasyon na kung saan may ilusyon ng pag-ibig at suporta. Dahil sa kanilang edad at kakulangan sa kaalaman at karanasan, nabubuntis sila kahit hindi pa handa, hindi pa panahon, hindi pa dapat. Malawak at malalim ang epekto ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Sa personal na aspeto, maraming mga kabataang babae ang napipilitang tumigil sa pag-aaral dahil nga sa kanilang kalagayan. Ang pagiging batang ina ay nagiging balakid sa kanilang mga pangarap at mga oportunidad sa hinaharap. Nagiging mahirap para sa kanila na makipagsabayan sa kanilang mga kapwa-kabataan na patuloy na nakakapag-aral at nakakapagpundar ng magandang kinabukasan. Wala masyadong baggages, ika nga. Hindi rin biro, kapanalig, ang mga pisikal na epekto ng teenage pregnancy. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga kabataang babae ay may mataas na tsansang magkaroon nga ng mga komplikasyon sa pagbubuntis tulad ng pre-eclampsia o maging ang preterm birth na maaaring magdulot ang panganib sa kanilang kalusugan at sa kanilang sanggol. Ang maagang pagbubuntis ay may negatibong epekto rin sa ekonomiya ng bansa. Kapag ang isang kabataang ina ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nababawasan ang kanyang pagkakataon na magkaroon ng maayos, matatag, mataas na sahod sa trabaho. Ito ay nagiging hadlang hindi lamang sa kanyang personal na pag-unlad, kundi pati na rin sa paglago ng ekonomiya ng bawat bansa. Kaya kapanalig, sa kabuuan, ang teenage pregnancy ay hindi lamang isang personal na suliranin, kundi isang pambansang issue na nangangailangan ng malawakan tugon. Ang pagkilos ng maraming sektor, pamahalaan, paaralan, simbahan, pamilya, ay mahalaga upang mabigyan ng mas maliwanag na kinabukasan ang mga kabataang Pilipino at maiwasan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga maagang pagbubuntis sa ating bayan. Mahirap gawin ito, lalo pat nationwide ang problema. Kailangang pagtingnan, kailangang paigtingin ang mga rural health units, pati mga parokya at mga pamilya upang makatulong dito. Ayon nga sa Catholic Social Teaching Gaudium et Spes, the well-being of the individual person and of both human and Christian society is closely bound up with the healthy state of the community of marriage and that of family life. Kaya kapanalig, muli po, ang kabataan ang kinabukasan ng lipunan, ng simbahan, ng pananampalataya. Alagaan natin ng wasto ang ating mga kabataan, lalo-lalo na ang mga kabataang babae. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. T. Pascual. Veritas Editorial.